Hello everyone! Hello mga kasari! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. My name is Dario Tangong. So, magbibigay tayo ng konting mga advices while nag-i-store tour tayo sa aking bonggang gondola racks. Thank you nga pala sa seller nito kasi very heavy duty siya na gondola. No, sulit yung binayad ko na sa presyo. Then, the same time, advantage niya na ayos yung store. Medyo naayos. Yung mga carton na malalaki yung mga space na kinakain at saka minsan nagugulo. Ano yun? So yun na nga mga kasari, no? Magbibigay tayo ng mga konting advices sa ating mga nagninegosyo na kahit na tayo nahihirapan, nakakaranas ng mga problema, nakakaranas ng mga kahirapan sa pagninegosyo, no? So may mga adjustments tayong tinatawag. So I hope everyone is maka-survive or no. So maka sa Bisaya pa makalingkawas, no, sa kalisod. Okay. So ibig sabihin yung mga pinagdadaanan nating hirap ngayon sa pagninegosyo, I think it's normal, no, na lahat madadaanan natin. Okay? So yun guys, no. So maganda yung gondola rocks kasi medyo na ayos-ayos yung mga ano. Kasi dati walang nakalagay na rock. Ang hirap lumakad. Kung napapansin niyo yung old videos ko na nakatambak lagi yung mga karton, yung mga bukas, tapos yung mga... Ano po yon? So yun na nga mga kasari, no? Kung kayo ay nahihirapan, naka-experience kayo ng problema, naka-experience kayo ng... mga trials na sa pagninegosyo, ang isipin nyo lang is bago maging successful kayo sa inyong pagtitindahan or sa inyong pagbibusiness, no, pagdadaanan nyo yung mga bagay-bagay na ganun. So ang kailangan nyo lang gawin is kailangan makasurvive, kailangan makahanap kayo ng paraan paano malusutan ang inyong mga pinagdadaanan kasi para laban na ulit. Okay, so yun lang. Yun yung advice ko sa ating mga sorry store na nahihirapan. Kasi sa totoo lang naman ngayon talaga guys, no. Sobrang tumal. Tapos ang taas na ng mga presyo na mabilihin. Every week nagtataas yung mga items. So every week nag-adjust na ng presyo. Tapos pagkabili ng customer, magugulat na naman yung customer kasi taas na naman yung presyo. Iba yung bili na nakarang linggo, iba din yung bili niya ngayon. So, lahat nag-a-adjust, even customers. And because of that, humihina yung benta natin. Kasi yung mga customers, pagka nagtaas ka na ng konti, maghanap pa yun ng medyo mababa pa. And then dun pa sila mamimili kung mamahanap pa sila. So, ganun ang nangyayari. So, ganun pa man, I think is... Once ikaw nagninegosyo, and then lakasan mo yung loob mo, lakasan mo yung determination na makasurvive sa iyong pagninegosyo, I think naman na tayong lahat ay makakasurvive. And yun po yung lagi kong pinagdarasal, no, sa mga subscribers ko, especially sa mga viewers ko and subscribers, na sa inyong pagninegosyo, sa ating pagninegosyo, na sana kahit nahihirapan man tayo, tayong lahat ay makasurvive. Okay? So, tayong lahat ay malusutan. Or, kasi sa negosyo, hindi naman talaga lahat Pasko. No? So, hindi lahat maraming benta, hindi araw-araw na pinagpala tayo sa benta. May time talaga na matumal. Okay? So, maswerte pa rin tayo kasi meron tayong negosyo. So, yun lang ang panghawakan natin. Sa lahat ng aking kasari, mga viewers, thank you so much sa inyong suporta. No, so kahit hindi malinaw yung pagba-vlog ko, sinisingit-singit ko lang kasi guys every time na walang bumibili. So yun, maganda talaga siya guys, no, dito sa likod. So napupuntahan pa rin namin sa likod pero medyo madilim lang. So dito sa hallway, at least hindi na ako mapandol-pandol pagka maraming tao kasi medyo malinis na siya or wala na masyadong nakaharang na carton. So guys, thank you so much. I hope you learned something. So short videos lang gagawin ko guys kasi ang hina ng internet namin pag nag-upload. Abot ng 2 oras. Salamat guys ha. Ingat kayong lahat. Maraming salamat sa suporta. Thank you so much. Kung may mga katanungan kayo, just comment sa comment section kung ano yung gusto niyo ipa-vlogs. Kung meron time, magawan ko ng videos. Thank you so much guys. Bye-bye.